Aha, hi, ganda. Shout out naman. Kaya niyo maliit na bagay. Sure. Chika lang. Shout out sa naka-tune in din sa ating Facebook ngayon. Si Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Pag-greet daw ng Voice of the Youth Network and Creative Voices, Dubbers. Hello sa inyo. Magandang gabi. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, hope you guys are doing well and healthy during this pandemic. Kumusta ang ating mga ka-voty dyan, ang millennials, fillennials at yung mintennials. May mintennials, diba? Wala pa naman siguro. Ayan, hello sa inyong lahat, guys! And I'm so happy that I'm here today with you because we are celebrating 25th anniversary of the Voice of the Youth Network. Kaya naman, congratulations! Palakpakan naman muna dyan! Ayan, makakasama niyo po ngayong araw ang nag-iisang Elaine Apit, aka Sister L. Ayan. Kung itatanong niyo kung ano yung Sister L, eh, secret na lang po yun. Char. I'm a Master in Communication graduate po from the Polytechnic University of the Philippines. And I am a news anchor, writer, reporter, and executive producer at DZRH, Manila Broadcasting Company. And ayan, sana ay okay lang kayo ha. At sana po ay makinig kayo kahit papaano dahil marami akong ikukwento sa inyo. Unang-una, bakit ako na-involve sa VOTY at kung paano. Alam nyo, nakakatawa. Nakakatawa yung kwento kung paano ako na-involve sa VOTY dahil hindi lang naman po ako tinanggap ni Sir Choi bilang intern. Yes. Yes, hindi niya ako tinanggap na intern. That was 2014 na nag-apply ako as intern sa Creative Voices. But unfortunately, hindi po ako tinanggap ni Sir Choi. But instead, binigay niya ako doon kay Lloyd Luna. Ayan, kay Sir Lloyd Luna. Ayan, kay doon po ako nag-intern kay Sir Lloyd Luna. Natapos ko yung internship ko doon. Pero meron akong sama ng loob that time kay Sir Pocholo. So, anyway, that was the time na syempre may tampo, hindi na ako bumalik. Pero, nung graduating na ako, that was 2015. At last semester ko na, meron kaming project sa school. By the way, nag-college po ako sa Adamson University at ang course ko ay Bachelor of Arts and Communication. So, ayan. Nung time na yon, we have a project that we need to interview a personality na nasa dubbing, nasa voice acting. So, wala akong ibang naisip kundi si Sir Pocholo kasi kung nag-apply ko sa kanya as intern, may idea na ako kung sino si Sir Pocholo de Leon Gonzalez. So, ako yung nag-communicate kay Sir kasi we are team that time. So, sabi ko ako na yung magko-communicate kahit medyo may sama ako ng loob, wala akong choice kaysa naman bumagsak ako doon sa subject ko. So, kinonta ko si Sir Choi and fortunately, pumayag naman siya that time na ma-interview namin. And doon, nag-start yung journey ko sa VOTY. Sa lugar kung saan nagtatrabaho si Mr. Pocholo Gonzalez o mas kilala sa tawag na Voice Master of the Philippines. Nagsimula siya sa kanyang karera sa edad na 16 na taong gulang at magmula noon, isa na siya sa tinaguri ang pinakamagaling sa larangan ng voice acting. Tara na, samahan niyo ako na mas kilalanin ang Voice Master. Pwede po ba namin malaman kung sino si Pocholo Gonzalez at bakit po kayo tinawag ng Voice Master of the Philippines? Alam mo kasi, simula nung pinanganak tayo, meron na tayong boses, no? Hindi lang natin kayang bigkasin. Bawa, kapanganak mo pa lang, may tunog ka na yun. So, okay, hanggang sa ginagaya mo yung sinasabi ng mga magulang. Mama, Daddy. Diba? Yes. Hanggang sa nakikreate mo yung mga sounds, voice, kasi hindi tayo pwede magsalita na wala tayo naririnig. At inyo pong natunghayan ang panayam sa nag-iisang Voice Master of the Philippines. Ako nga po pala si Elaine, hanggang sa muli. Kasi during the interview, inalok niya kami nung mga kagrupo ko if you want to be part of Voice of the Youth. So ako naman, naging interesado ako kasi syempre, I have the idea na and knowledge kung ano yung VOTY and kung ano yung ginagawa ni Sir Pocholo kasi nag-research naman ako about him. So,
doon nag-start yung journey ko. Pero before talaga ako maging like ma-involve sa mga radio show and then mapasama sa mga talks, ayan, sa mga public speaking engagement, ay naging scholar muna ako ni Sir Choi sa voice work. So, yung pinaka-start ko sa VOTY, nag-voice works muna ako. And then after that, na-involved na din ako sa mga public speaking engagement. Pero ako naman before kasi talaga, I don't have the interest na pumasok sa media. Kasi naging mindset ko na mahirap pumasok. Kumbaga madamot yung industriya at medyo mahirap pumasok. So kailan ko nagsimula ka Radyo Kabataan? Okay, Radyo Kabataan ng Star Choice August 2014. So matagal na siya, if mapapansin niyo, matagal na siya before na-air. Pero sa ibang station, which is the DZAR, sa Chetri in Rio. So, doon lang start ang Radyo Kabataan and tatlo kami doon na host. And lately, ako na lang yung natira, no? Lumipat na kami dito sa Lizzie XML. Pero di, parang rebound ka sa siya eh. Parang lilipat siya dito was April 2, 2016 yung first hearing ng Radyo Kabataan dito naman sa DZXM. Oh, okay, sige. I don't call myself DJ actually. Okay, it's real. Siguro sabihin natin host lang naman ako. Kasi wala na disc jack ngayon. So, ayun, ako basically nag-start yung Radyo Kabataan kasi ang nag-produce na this is Sir Choi. So, yeah, dahil ang naman ng show ng Voice of the Radio ay ng VOTY Network, I mean, is Sister Puchono at Police. Pero bakit ako nag-stay sa Radyo Kabataan? Hindi lang sa Radyo Kabataan ako nag-stay, pati sa VOTY. Bakit? Kasi nandun yung passion ko eh. So, no, basically, nung una kasi talaga, I'm not into AM. Yeah. Pero nung nag-start ako mag-air sa DZIQ Radio Inquirer, sa Voice of the Radio naman, before doon, doon ko naramdaman na nandun yung passion ko sa pagta-radio. Hindi dahil gusto ko maging famous or what. Pero ang sarap lang sa pakiramdam na nakakapag-share ka ng something in a positive way dun sa mga fellow youth mo. So, basically kasi yung mga show namin is para sa kabanahit pa na ba. Sa radio. Okay. So, ang pinaka-highlight lang naman dun is that madami akong taong nabit. Ang dami kong experience na nakuha sa pagiging radio host. Nag-aaral pa lang ako, radio host na ako eh. So, sobrang ang laki na gap ko dun sa mga kasabayan kong nag-aaral taking up communication. Bakit? Kasi estudyante pa lang ako. At syempre, ang ating Miss Com Arts of the Philippines. Ayan. Talagang yan ang... Ah, isang magandang hapon po sa lahat ng nakikinig dito sa Tinig. Ah, ano ba to? Anong show Voice nyo to? Voice of the Youth Radio. Ito, joke lang! Voice of the Youth Radio. Oo. My name is... Ano? Miss Com Arts na lang, hindi na Elaine. The DJ Elaine. Ah, siyempre, sige, DJ Elaine pala. Sorry, sana anong DJ? Full name mo? Anong full name mo? Elaine Apit po. Bakit, mula, sir? Mula saan? Anong probinsya? Bicol Advisor. Oh, yan. Batiin mo yung mga taga-Bicol, yung nanay mo, tatay mo na nakikinig ngayon. Ay, yung nanay, tatay ko hindi nakikinig. Pero hi sa lahat ng mga nakikinig siya. Sa Bicol, marami tayong... Ano nakikinig sa Bicol? In Bicol. Actually, lasing ako siya. And then, ayan. Sir, talaga kailangan Bicol lagi. Ayan, marahay na hapon sa Indoga Boss. Ayan, magandang hapon yun in Tagalog. Marahay na hapon ayan. Sa Indoga Boss. Sa Indoga Boss. Ah, sa Indoga Boss. Sa inyong lahat, ay, ibig sabihin, sir. Mga family mo nakikinig doon. Hi, binabati ko yung, ano, hi Abby, hi Ate Vani, and my kuya. Hello. Ayan, ang pangalan nila? Kuya Lanner. Hello, good afternoon. Alright, so, syempre... Mamaya kasama natin. And of course, ito pa rin po ang nag-iisang inspirasyon ng magaganda. Nag-iisang inspirasyon mo sa radyo. Hanggang sa susunod na Sabado po, magkarinigan tayo mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito pa rin po yan sa Radyo Kabataan. Sino po, sabagkat mahal kita Pilipinas by Don Lina Selly ng WRMN New York. At syempre po, tutok lang po yan. Syempre, binabati ko pa rin nag-iisang Pocholo the Voice Master Gonzales. And this has been Radyo Kabataan. Maraming salamat po. Kaya naman, nung time na na-involve ako sa VOTY, talagang in-enjoy ko siya kasi even though I don't really have the plan before na pumasok sa media, nandun na yung passion ko. Sinasabi ko nga lagi, first love ko yung radio kasi I grew up sa probinsya na talaga namang radyo yung kinagisnan ko na pinapakinggan ng pagdating sa balita, ayun, sa mga information na dapat malaman, talagang radyo. So, because of that, talagang nung nasa VOTY ako, na-enjoy ko dahil aside dun sa mga public speaking engagement, before kasi I have fear sa pagharap sa mga tao. Syempre, hindi naman natin
agad-agad na ano yun, na-overcome yung mga ganong fear natin. Pero when I got involved sa VOTY, paunti-unti na wala yun. Kumbaga, nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko na humarap sa mas maraming tao at magsalita. And then, I got the chance din na mag-ere sa radyo. Estudyante pa lang ako noon. So imagine, estudyante ka pa lang, pero nagbo-broadcast ka na sa totoong radyo. It's the start of the weekend, but it's not a rest day for Pacholo Gonzalez. Guys, simula natin, tara. Ano, magsalitan kayo. He gathers his mentees around him for a quick recording session before they air later in the afternoon. Guys, Pacholo hosts a youth advocacy-centered program entitled Voice of the Youth on a local AM radio station. Makijoin sa usapang trending sa kabataan! Makinig sa mga payong kaibigan tungkol sa buhay, pag-ibig, pamilya, at marami pang iba. Every Saturday, he goes on air with his co-hosts to talk about the latest in politics, media trends, and contemporary culture for the youth. Halina, sali na sa makabagong programa sa radyo para sa makabagong henerasyon. Mas gawin mo hyper. Para sa'yo. Good. Working in his show with broadcasters as young as 19 years old, Pacholo remembers how his interest to work in radio started at a young age. 30 minutes before airing, Pacholo sits down with Elaine, 22 years old, and one of his youngest co-hosts. Jotting down notes and pointers, Pacholo makes sure that even at a young age, Elaine knows how to make the most of each chance she gets to go on air. After all, Pacholo is no stranger to making the most out of opportunities. At 16 years old, he came across the chance that landed him on the path to where he is now. Naalala ko yun, that was 1996. Meron ako narinig sa radyo, sabi, magaling ka bang umarte? Magaling ka bang kumanta? Magaling ka bang mag-voice acting? Pwes, sali na sa Radyo Radyo. Ayan, Mag-audition lang sa ABS-CBN, DZMM tuwing Sabado. Ayan, alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. Para lumumalis ng VOTY. May ano na kayo? Yung papadownload ko. Just in his first year of college, Pacholo was ready to show the world what stuff. Estudyante pa lang ako noon. So imagine, estudyante ka pa lang, pero nagbo-broadcast ka na sa totoong radyo. Diba? So, yun yung mga ano, yun yung hindi ko, actually hindi ko siya in-expect. Kasi when I joined VOTY, talagang gusto ko lang mag-volunteer. Kasi wala, mahal ko yung ginagawa ko. Kasi para sa akin na, when you love what you are doing, hindi ka nag-expect ng kahit ano, yung pera or kung ano man, wala, baliwala yan sa'yo. Basta mahal mo yung ginagawa mo and it's your passion. Talaga namang may-enjoy mo siya at hindi mo mamamalayan. Para siyang domino effect na dumadating yung mga opportunity para sa'yo. So, kung may ginagawa ka, gawin mo lang. Huwag kang mag-expect ng kahit na ano. Basta gawin mo siya ng bukal sa loob mo at nasa puso mo. For sure, maraming blessings na darating sa'yo kasi you're not expecting anything. Kasi there are people asking me before, hey, are you getting something from it? Sabi ko, no. But the knowledge, the experience na nakukuha ko dyan, hindi siya mabibili ng pera. So yun yung pinaka natutunan ko simula nung ma-involve ako sa VOTY. Ayan, sobrang malaking tulong siya sa akin bilang isang estudyante. Hanggang sa graduate ako, malaki siyang advantage. You just need to dedicate time. Kailangan mo lang maglaan ng oras. Kasi kung hindi ka maglalaan ng oras at puro kadahilan, walang mangyayari sa'yo. So, kailangan mo din mag-dedicate ng time. So, doon talaga yung malaking tulong ng VOTY sa buhay ko. I can really say na, yes, natulungan ako ng VOTY sa mga aspeto na may mga kailangan pa rin talaga tayong i-improve sa sarili natin. But of course, nandyan pa rin yung part na ikaw mismo yon sa sarili mo yon, di ba? Kasi you need to trust yourself. You need to upgrade yourself. At hindi mo lang siya dapat iasa sa ibang tao. Actually, hindi ko na may isa-isa, pero may mga bagay talaga na
naitulong yung VOTY sa akin at nagagamit ko siya right now, lalo na sa profession ko ngayon. Syempre, nagkaroon din tayo ng mga kaibigan at yun yung masayang part doon. Hindi tayo nag-expect na anything doon sa ginagawa natin, pero may mga dumarating. So, we should be thankful about that. So, yun, that's how I got involved sa VOTY and of course, paano siya nakatulong sa akin. And i-share mo paano ka nag-start, Miss Kathleen. I got curious, nag-self-study ako. I googled what is voiceover dito sa Philippines and also abroad. Wow. Ayun na, doon na nag-start. I started accepting voiceover projects, kahit mga libre, kasi doon naman nagsimula. Oo, parang testing the waters. Mm-mm. And then finally, nung napunta na ako sa Manila, dito na ako nag-work. Doon na, unti-unti na yung opportunities na matating sa akin hanggang sa makilala ko yung mentor ko na nagbigay din sa akin ng scholarship. Hi, Sir Pocholo. Oh, hi, Sir Choi. Nakikinig ba siya? Nanonood ba siya? Yes, nanonood daw siya. Ah, ayan. Hello po, magandang gabi. At ako naging estudyante din sa Voice Works, di ba? Yes. Doon nga tayo nagkakilala eh. Nagkakilala, 2015. Wow, tanda-tanda mo pa. Napaka, ano ng memory mo. Napakatalas. One word to describe Voice Master. For me, he is cool.